at kay Father Jun Sesco na ating chaplain, happy anniversary po. Isang maligayang pagbati po. Ako po si Harley Dave I. Punzalan, a former altar server here in Greenbelt Chapel and a former employee of SGBN Company here in Ayala, Makati. Thank you for this opportunity to share with you how Greenbelt Chapel really becomes a spiritual home to me. I had served Greenbelt Chapel for almost 8 years, and currently I am serving as lector and commentator in St. Andrew the Apostle Parish in Bel Air 2, Makati, and in my hometown parish in San Ildefonso Parish, San Ildefonso, Bulacan. I started to discover and to pray in Greenbelt Chapel when I was in high school. Since mahilig ako dati na pumunta sa mga peaceful, quiet, relaxing, and beautiful places here in Makati. Mahilig din po ako noon na pumunta sa Glorieta, sa National Bookstore, at sa Greenbelt National Bookstore para bumili ng mga kinakailangan sa aming project o ng mga office supplies. At hindi ko makakalimutan na dumaan muna sa Greenbelt Chapel bago umuwi upang magdasal sumandali at mangumpisal ng aking mga kasalanan. Since then, naging malapit sa aking puso ang Greenbelt Chapel. At taong 2013, ako po'y naimbitahan ng former coordinator ng Altar Servers Ministry na magbigay ng short talk sa mga altar servers, at after ng talk ay nagkaroon kami ng fellowship. At during the fellowship, may nag-approach sa akin. Ang sabi niya, "Kuya, try niyo rin po kaya mag-serve dito sa amin sa Greenbelt kahit po minsan lang." At yung minsan na yon ay naging regular na routine ko na every Sunday to come and to serve here in Greenbelt Chapel. At I was overwhelmed by the hospitality of my co-servants and inspired by the calling of our titular, Santo Niño de Paz, to be humble and to be part of this loving community. At malapit po sa aking puso ang Santo Niño, sapagkat bukod sa nagpapakita ito ng pagiging bata, ay nagpapahayag din ito ng isang pagiging simple at payak bilang isang mga anak ng Diyos na Kristiyano. At I can say that Greenbelt Chapel helps me a lot to grow in our Christian faith through the celebration of the sacraments, particularly the Holy Eucharist and the confessions. And I notice how the chapel is very particular in enriching and developing the faith of the mass goers and the servants, because they invite the different priests from different congregations. At kahit na mag-serve ka dito sa chapel na maghapon, hindi ka magsasawa. At ang bawat reflection at homilies ng pari ay talagang nakaka-inspire, at hindi ka uuwi ng bitin o gutom, sapagkat they were all prepared and you will feel how the Holy Spirit really works in them. Busog ka na sa katawan ni Kristo, ay busog ka pa sa mensahe ng Diyos na hamo sa mga pagbasa sa tulong ng mga paring naghanda ng kanilang homilya. Ang chapel din ay maraming mga faith formation programs, recollections, retreats, spiritual conferences, outreach program, at marami pang iba na kung saan ay nakatulong ang mga ito sa akin na mapalalim ang pananampalataya, mahalin ang ebanghelyo, at pagsumikapang isabuhay ang atas ng Diyos. The liturgical celebrations of Greenbelt Chapel are also alive, enriching, very organized and creative. At bilang altar server for almost 8 years, ay marami po akong na-appreciate sa mga liturgical celebrations, at higit sa lahat ang koneksyon nito sa aking buhay na dalhin si Jesus sa kahit saan man po ako mapunta. At isang halimbawa na po doon ay nung makapagtrabaho po ako dito po sa SGBN Company in Ayala, Makati, na kung saan na kapag ako po ay nai-stress, napapagod, nababurn out dahil na rin po sa workloads, sa dami ng dapat gawin na tapusin, ay magdadasal po ako dito sa chapel para po humingi ng tulong sa Diyos na ako'y tulungan niyang makayanan ng mga ito. At naniniwala ko na ang aking relasyon sa Diyos ay hindi lamang personal, kundi ito man ay communal. Kaya naman po, iniimbitahan ko rin ang aking mga ka-office mate na magsimba rito, magdasal kapag sila'y napapagod. At nagsisend din po ako ng calendar invite o ng email invites sa mga ka-office mate ko sa office na
umatin ng misa, lalong-lalo na kapag meron po tayong Encounter Thursday Masses. Sapagkat naniniwala po ako na hindi lang ako yung nababurn out. Maaring sila din. Maaring iba doon ay mas malaki pa ang pinagdadaanan kaysa sa akin. At makakatulong ang Greenbelt Chapel, ang kahit sandaling pagpunta sa Greenbelt para sila'y ma-refresh at para ganado na ulit pagbalik sa office. At during this pandemic, my works of evangelization still continues through my social media accounts in Facebook and in TikTok accounts to create videos for Sunday gospel reflections which were influenced by the priests of Greenbelt Chapel. Kung dati nakikinig lang ako sa mga pari, ngayon ay natutunan ko nang magbigay rin ng reflections sa tulong ng mga homilies, paid formations, at spiritual conferences ng chapel. My memorable experience in Greenbelt Chapel is when I became the coordinator of altar servers to help many young people to be closer to Jesus Christ. If I will describe Greenbelt Chapel in one word, that is gifted. In omnibus amare et servire Domino. In everything, love and serve the Lord. May God bless us all. Happy anniversary.